and Ryan Bang should reach 1.7 million subscribers around July 10th, 2023. So silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so hello mga kamikos, kamusta kayong lahat? Sana nasa okay lang tayo na kalagayan and mag-ingat tayo kasi marami ang nangyayari na kung ano-ano sa mundo. Bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na i-subscribe ng aking channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review or gagawin content sa aking channel. So for today's video, aalamin natin kung magkano nga ba yung estimated earnings ni Ryan Bang sa kanyang YouTube channel na meron subscribers na more than 1.69 million subscribers. So palala lang mga kamikos, ang review na ito is just an estimated earnings. Ang site na pinagkukunan natin is public site, that is Social Blade site. Ang Social Blade site ay isang public site na kung saan pwede mapuntahan and tignan yung estimated earnings ng mga YouTuber sa Pilipinas man or outside of the Philippines. So, without further ado, alamin natin yung estimated earnings ni Ryan Bang sa kanyang YouTube channel. So, let's jump into the video. Andito tayo ngayon sa Social Blade site ni Ryan Bang. Kung makikita andito mga kamikos, meron na siyang uploads na more than 144 uploads and yung kanyang subscribers umabot na ng 1.69 million subscribers and yung kanyang video views naman dito mga kamikos, yung mga video niya na in-upload sa kanyang YouTube channel, nag-gain na siya ng total video views na more than 65,343,249 total video views. And country niya, PH or Philippines. And channel type niya naman, entertainment. Okay? And kung makikita dito, yung user created kung kailan niya ginawa yung channel niya noong August 9, 2017. So ayan yung kanyang basic data dito sa Social Blade site, okay? And kung makita naman dito yung ranking niya sa Pilipinas is nasa 140 rank sa Pilipinas. Tignan naman natin yung kanyang subscribers count for the last 30 days kung ilang subscribers nga ba yung nadagdag sa kanya for the last 30 days. Kung makita dito mga kamikos yung subscribers for the last 30 days, sa percentage, nasa 0.0%. So, it means balance lang yung subscribers na dagdag sa kanya. Hindi tumaas, hindi din bumagsak. Kasi nag-green dito. So, ibig sabihin, maintain lang yung kanyang subscribers for the last 30 days. Nakakuha siya ng 10,000 subscribers. And kung makikita naman dito mga kamikos, yung kanyang video views for the last 30 days, sa percentage, nasa 6.5%. So, mataas yung kinataas na kanyang video views for the last 30 days. Nakagain lang naman siya ng more than 1.249 million total video views in just 1 month. So, mga kamikos, malaki-laki yung estimated earnings nito, okay? Kung makita naman dito, yung kanyang weekly video views, so may nag-ano dito, may nag-down, okay? So ibig sabihin may pinrivate siya or may dinilit siyang video na in-upload sa kanyang YouTube channel. So dinilit niya or pinrivate, okay? So nag-negative 2 million views dito. So okay lang ito kasi noong 2022 pa ito. So naka-income na siya dito or kumita na siya dito sa mga videos nito. So yung kanyang latest weekly or sa 1 week lang nakuha na video views na sa more than 530,000 video views in just 1 week. So mataas yung kanyang video views sa isang linggo lamang, okay? And kung makita dito yung kanyang total subscribers weekly, so ito parang ipin. So 00 dito, hindi ibig sabihin na everyday talaga is may nagsusubscribe sa atin. Pero yung latest niya or pinaka latest niya dito, so 0. So, June 12 to June 18, so 0 subscribers, so walang may nadagdag sa kanya. Pero kung makita dito mga kamikos, yung pinaka-peak niya or latest niya is nasa 10,000 subscribers nga noong June 5 hanggang June 11. So, yan yung nakuha niya, 10,000 subscribers in just 1 week. Kung makita nyo naman dito mga kamikos, yung estimated monthly earnings niya sa lowest and highest. Ito kung makita dito yung yearly din ng lowest and highest estimated earnings niya. Mamaya i-times natin ito sa 50 pesos para at least may idea tayo kung magkano ito sa peso. Okay, kung makita dito sa lowest monthly estimated earnings niya, meron siyang $312 and maximum niya is $5,000.
US dollars. And yearly lowest estimated earnings, meron siyang 3.7 thousand US dollars. And maximum niya is 60,000 US dollars. So bago natin i-times yan, punta muna tayo sa kanyang daily estimated earnings. And titignan natin kung magkano yung kinikita niya daily sa YouTube. Kung makikita dito mga kamikos, yung date, subscribers, and video views and estimated earnings, makikita dito yung subscribers na dagdagan siya ng 10,000 subscribers in just one day noong June 10, 2023. So 10,000 subscribers, okay? And yung video views niya dito, okay naman, green naman lahat. So ibig sabihin maganda yung flow ng kanyang video views. And makikita dito yung kanyang daily estimated earnings. And may 00 dito. So ibig sabihin pag 00 ito, walang video views and wala din income sa site na ito. Pero sa actual account dito, may pumapasok na dolyar, okay? And kung makikita dito, yung highest daily estimated earnings niya, meron siyang 92 US dollars and maximum niya is 1.5 thousand US dollars. Kinita niya din ito noong June 10, 2023, okay? And makikita dito yung daily average niya and weekly average and last 30 days. So daily average niya dito mga kamikos, nakakuha siya ng 10 US dollars and maximum niya is 167 US dollars. And weekly average niya sa lowest, meron siyang 73 US dollars and maximum niya is 1.2 thousand US dollars. And last 30 days, same lang doon kanina, 312 US dollars and maximum is 5,000 US dollars. And Ryan Bang should reach 1.7 million subscribers around July 10, 2023. So ayan yung prediction ni Social Blade site tungkol sa subscribers na makuha sa July 10th. Okay? So balik tayo dun sa kanyang monthly and yearly estimated earnings and tignan natin ito kung magkano ito sa pesos. So ayan mga kamikos, start natin i-times yung kanyang lowest monthly estimated earnings. Meron siyang 312 US dollars times 50 pesos, meron siyang 15,600 pesos sa kanyang lowest monthly estimated earnings. And sa pinakamataas niya monthly, meron siyang 5,000 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 250,000 pesos sa highest monthly estimated earnings. And sa yearly niya naman sa pinakamababa, meron siyang 3,700 US dollars times 50 pesos, meron siyang 185,000 pesos sa lowest yearly estimated earnings. And yung sa highest niya, meron siyang 60,000 US dollars times 50 pesos. So meron siyang 3 million pesos sa kanyang highest yearly estimated earnings. So ayan ang mga kamikos, yung review na ito is just an estimated earnings lamang, or yung site or yung amount na pinapakita dito is just an estimated earnings lamang. And binibigyan lang tayo kung magkano nga ba, binibigyan lang tayo ng idea kung magkano nga ba yung kinikita ni Ryan Bang sa kanyang YouTube channel na meron subscribers na more than 1.69 million subscribers. So ayan lang, si Ryan Bang ay isa sa host ng Showtime and isa siyang Korean and nakilala sa Pilipinas and nagkaroon ng karira sa Pilipinas and maganda yung takbo ng kanyang buhay sa Pilipinas. So ayan lang mga kamikos, thank you for watching once again. This is Miko and see you on my next vlog. So God bless us all.